Lạ na. Thôi. Na. Đi. Ma. Nanggara na sad ay. Basta aning orasa, magdula gyud ni sila ba, kiat kayo. Ayan. Ayay. Ang delikado lang ani pag mapiang. Pag mapiangan. Jory, tabangi sagot ko, Jor. Ayay. Dik. Sakto na lang yung dula, Dik. Jory. Tabangis ako, be. Si Dik, ay, Jor, kay nagkuha ng mga baboy, Jor. Ha? Sige na, hinluin ako. Kuha ni Bi, hinluin. Hinluin. Ang ilang kuhan. Tae. Grabe. Mag ayun. Yeah. Na. Muna na yung update sa itong mga baboy. Mga kababoy. Ika 59 days pa nila ni Karon. Ugma pa sila mag 60 days. Kay January 11 man sila mag isa ka bulan. January 11 nato ni sila gikuha. So, ugma sila mag 60 days. Naghulom si madam, oh. Kanilang kananan, ginabutangan ako ni tubig. Basta mga alas dos. Para maghulom-hulom si madam. Para pag pakain mamaya, malinis na yung kainan nila. Nagbinta na pala tayo nito ng isa mga kababoy, yung pinili ko na ihid. Kasi nag-grower na tayo nung mga, ano na, mga apat na araw na siguro ngayon. So, pumili ako ng isa na ibabawas sa kanila. Kasi yung si ihid, maiksi yung katawan niya. Tapos, yung haba ng katawan niya, maiksi at saka yung tangkad. So, parang ano siya, malulugi tayo pag papalakihin natin siya. Kaya ano na lang, tapos may kakilala din kami na ng hangyo na bibili ng lechonin. Bali, yung lechonin pala dito sa amin ngayon ay malaki yung bintahan, 250 per kilo. Yung budget naman yung bumili dito sa amin ay 30 kilos lang yung kaya niya. So bali, binigyan na lang namin siya ng 75, palipak yun na yung 75 na yun. Bali, 56 days niya yun nung time na kinuha niya yung mga, yun si, ano natin, si ihid. Yung 56 days na yun, ikwenta ko yung feeds. Kung nakita niyo yung video ko dun sa 55 days, ayan, kung nakikita niyo yan, may total ako dyan sa feeds, tsaka kasali na dyan yung medicine. Ayan, kung kwentahin yan, divide it natin sa kanila. Nasa 2-1 each. Ayay! Nakuha sa iyang samadjur, oy. Nasa 2-1 each yung gasto sa feeds. Kaya kukwentahin mo yung feeds plus sa biik, nasa 5-1 lahat. So, kung ililes natin yung 5-1 sa 7-5, kumita na tayo doon ng 2-4. 2-4 sa loob ng 56 days. So, di na ano yon, di na siya lugi kung iisipin. Kasi wala pa siyang 2 months pero kumita na tayo doon ng 2,000 mahigit. Ayan. Dari Jor, oh. Ayun lang siliga, Jor. Kanina lang, oh. Siliga, kuhanin na lang, oh. Kay, ang mga kuhan, tukog, nangabali, muna lang ikaon. Buti na lang, walang problema ngayon dito ng tubig sa amin kasi simula ng February or January pa nga, eh. Araw-araw umuulan, so hindi kami nagka-problema sa tubig.
Mga bali na. Mga bali na pong tukog ba? Niyan talaga yan sila ka active mga kababoy. Basta alas 2 ng hapon, naglalaro yan sila. Pag hindi nyo yan sila mabantayan, hindi namin mabantayan. Bawa pupunta kami dito ng alas 3 kasi titingnan kung lilinis yan. Ayan na, ano na yan sila, naligo na yan sila ng tae nila. Tingnan nyo yung video na yan, yung one time na naligo sila ng tae nila. Kaya pag alas 2 na, titingnan talaga namin sila kasi yan yung oras ng paglalaro. Kasi nasanay sila maglaro nung big pa sila. Ito, kanina lang, Jor, oh. So, ulitin ko, ha, yung bininta natin na panglitson, 7.5 yun. Balik, kumita tayo doon ng 2.4 sa loob ng 56 days. So, yung walo nating baboy, yung naiwan ngayon ay 7 na lang. Bali, ima-minus ko na lang yung bininta natin doon sa, kung sakaling ibibenta natin to, bali, 7 na lang talaga yung kukwentahin natin para alaman natin kung magkano ba talaga yung puhunan at kita sa pag-aalaga ng baboy kada ulo. So, bali, yung bininta ko, ilalas ko na yung sa biik at saka sa feeds kasi kwintada ko naman lahat yung feeds nila. Tsaka yung biik nila, 3,000 naman yun kada isa. So, ulitin ko, kumita na tayo ng 2.4 doon, so hindi na yun siya lugi. Okay na, Jor. Ito lang yung update natin sa ating mga baboy.